Any type of diet is healthy as long as you're eating real food. Nakakatawa nga itong isang doctor na napakinggan ko kanina. Bago na siyang tawag din sa mga pagkain natin ngayon. Di ba 70% of our food nowadays coming from ultra-processed food. Frankenfood ang tawag niya. Frankenstein, di ba? Kasi sabi niya, akala niyo ba bumibili kayo sa mga food market? Eh, no? Pag bumibili kayo ng mga ganitong pagkain. Hindi, pharmacy yan. Hindi food market yan. These are all chemicals. Ano halo na eh. Pag nakita mo yung ingredients, hindi na siya single ingredients. Ito. Good afternoon, Coach RG. Okay, we're back after a long time. Oo nga. Naging busy, no? Parehas tayo, naging busy. So, nagbakasyon din tayo. Oo, nagbalik tayo para sa bakasyon, no? Anyway, so ano bang topic natin ngayon, Coach Louie? Ano mag-uusapan natin? Yeah, recap natin uli yung ano natin, four pillars of health. Oo. Actually, ngayon, di lang four. Coach Louie. May mga additional na tayo na pillars of health, di ba? So, eto, bali, ito yung summary ng how to improve your health span and your lifespan. So, paano ba tayo maging extra healthy at pabuhay ng mahaba? Diba? Yan ang pinaka-objective naman ng lahat, eh, diba? So, huwag natin pahabain itong ating introduction, Coach Louie. Simulan na natin to. Mga kababayan, kwentuhan tayo. Alright, Coach Louie. So, sigurado mahaba-habang kwentuhan to. Siguro, i-divide natin to part 1 and part 2. So, recap lang tayo. Ano nga ba yung mga four pillars of health natin? Ano yung una-una natin pag-usapan? Pinakapatahan siguro. Yung food. Food. Or nutrition. Natural food. Nutrition, di ba? So, ano ba ang mga so far updates natin ngayon about nutrition? Para sa akin, it boils down to whole food diet. Whole food. Yun talaga. Wala tayong ibang pupuntahan. Whole food. Whole food. Sabi nila, any type of diet is healthy as long as you're eating real food. Nakakatawa nga itong isang doctor na napakinggan ko kanina. Ang tawag, may bago na siyang tawag dun sa mga pagkain natin ngayon. Di ba 70% of our food nowadays coming from ultra-processed food. Frankenfood ang tawag niya. Frankenstein. Di ba? Kasi sabi niya, akala niyo ba bumibili kayo sa mga food market? No? Pag bumibili kayo ng mga ganitong pagkain. Hindi, pharmacy yan. Hindi food market yan. These are all chemicals. Totoo. Di ba? Yung ultra-processed food. Halo-halo na eh. Pag nakita mo yung ingredients, hindi na siya single ingredients. Ito lang. Halo na talaga. Alam mo, ma-share ko lang, Coach RG. Kasi di ba nagbakasyon kami, di kumain kami sa labas. Talagang yung sa restaurant yung kinainan namin, yung in-order namin, medyo dissenting restaurant. Pero, yung pagkain talaga, iba. Salad na yung in-order ko ah. Pero, hindi mo hindi mo siya ma-appreciate dahil may mga nilagay na mga processed food. Tulad ng mga yung ham. I don't trust kung ano-ano nilalagay. Tapos yung dressing niya. Lalo na yung nag-order yung kasama namin, pizza. Talagang hindi mo maatim na kainin kasi nga, talagang parang chemical na siya. Sabi ko nga sa misis ko, alam mo, wag na tayong kakain sa labas kasi yung kinakain natin, hindi naman pagkain yun eh. Wala nang nutrisyon. Magluto tayo ng kakainin natin. Mamalengke tayo. What's the difference of eating a rock? Parang parang ganun na. Wala na talagang. It's no longer food. Diba? It's no longer food. Parang ano na siya. Itong mga ultra-processed food, sabi nila, was created to give you more cravings. Diba? To get you, to make you more hungrier. Diba? Kaya nga, walang kabusugan eh. Wala. Diba? Yung parang cheat day. Tuloy-tuloy yun eh. Kasi parang yung go na lang, yung malagyan lang, yung matanggal lang yung gutom. Yung bang malagyan, masabi lang na may kain ka. Tsaka, pero forget about the nutrients ng pagkain. Saka hindi lang yun, Coach Louie. Talagang pag ultra-processed food ang kinain mo, you will crave for more. Kasi marketing na yan eh. Very addicting in the first place. Very addicting na siya. Tapos, hindi pa siya nakaka-satisfy ng satiety ah. Pagkabusog. So kahit subukan mo lang, kumain ka naman let's say 300 calories of potato chips, tapos kumain ka ng 300 calories of grass-fed beef. Diba yung grass-fed beef, it will last you mga 4 hours bago ka magutom ulit. More than, depende sa... Ito din, 10 minutes na siguro, you want more. Pagi pa. So yan, sabi nyo, yung kanina pinapakinggan ko yung doctor, sabi niya, ang body daw has the ability to self-regulate. Kapag automatic yan, kapag nagsimula kang kumain ng totoong pagkain,
pag sa self-regulate yan, na hindi ka na nagki-crave. Sabi nga, may sinulat nga siyang libro na End of Cravings. Uh-huh. Yung mga, meron pa siyang mga terms na Doritos effect. The Doritos effect, di ba? Alam natin, Doritos, very, di ba? Sarap na, uh-huh, chichirya, di ba? Chips. So, yun. Automatic yun, nagsiself-regulate daw ang katawan. Subukan nyo. Ito, para sa akin, ito ang pinaka-effective na diet, yung whole food eh. Oh, huwag ka lang kakain ng food na ultra-processed. Yung talagang, kita mo pa lang yung ingredients eh. More than 10 ingredients na, iba-iba na. O yung mga nakalata. No. Pag yung mga shelves. O tsaka yung mga yan, mga preservative, diba? Pero pag single ingredient food yan, okay yan. Hmm. Yan. Kahit na pa nakamash yan, medyo processed siya. Or, diba? Or, ano, yung smoothie yung ginagawa ako, diba? Actually, Coach Sajay, nabanggit mo yung smoothie. Hmm. Doon, sa same restaurant. Hmm. Tapos, naganap kami ng drinks. So, nakita ko mango. Panahon ng mango, diba? Hmm. Alam ba yung mango, ano pa, yung process pa na mango ang nilagay? Nasa Pilipinas ka na, bro, ha? Pineapple, yung pineapple, you expect na fresh na pineapple, smoothies, diba? Di ba? Bibigay sa'yo, nakalatang ano, pineapple. Hmm. Talagang puro process na yung mga pagkain, haalos lahat. Sabihin ko na siguro natin, pag pumunta ka sa restaurant, 80% to 85% may halong chemical. So, be careful tayo sa mga kinakain talaga natin. Kaya ako ngayon, Coach Rui, parang nag-advise ako ng diet. You can never go wrong. Whole food. Whole food. Whole food lang muna. So, I don't, kung gusto mo ng extra boost for weight loss, for fat loss, so, yan, tinuturuan ko mag-keto, okay? Lower your carb intake, ganyan. Tapos mag-focus ka sa protina. Yun pa, isa, second advice na binibigay ko is yung focus on protein intake. Kasi it's the most satiating nutrient. Talaga, ramdam mo yan eh. Kahit ako, sa sarili ko, kung sure, kulangin ako ng protein sa isang araw, maghahanap ako dyan, ang dami ko pa naman chichirya doon na yung pang cheat day ko. Automatic yan, bukas yan. Tapos nood. Nood. So, yan, ang technique ko is talagang big, kita mo naman yung mga picture sinasend ko sa'yo, di ba? Talagang big servings meal, of protein. Yeah. Limang itlog, ganyan, or ano, dalawang malaking fish fillet, ganyan, dalawang malaking, ganyan ako kumain eh, kasi talagang safe. Your body needs it. Hanggang bukas, pwede ka na. Ay, yung last na meal ko, mga maaga ako makain, 4 p.m. Mm-hmm. So, last meal ko, 4 p.m. Kahit na hanggang sa gabi, manonood ako, hindi na ako magbubukas kasi talagang I'm full. Di ba? Kaya isa yan sa mga technique. Lagi kong ina-advise sa mga clients ko. To make it simple, ha? Ito lang, whole food. Huwag kang kakain ng mga pagkain na ginawa ng tao, yung mga may more than one or two ingredients. Ha? Yung mga yan, huwag kang kakain ng ganyan. So, meat, vegetables, kung ano lang ginawa ng Diyos. Pangalawang advice is your focus on your protein intake because your protein is very satiating. Diba? And it doesn't spike up insulin that much. But actually, nakaka-spike din ang insulin pero hindi kasing ano ng carbs and ultra-processed lalo ta. Diba? Yung mga simple carbs. So, yun. Yan, ako naman sa pagkain, kakain ako kung nagugutom lang ako. So, ganun pa rin, intermittent fasting pa rin. Sa akin talaga, whole food, nag-start na talaga ako mag-smoothies, vegetables. Intuitive eating, parang gano'n. Pag nagugutom ko lang. Oh. Intuitive, di ba? Tapos yun, narinig ko rin, may narinig din ako research about dyan. Intuitive eating. Mas maganda din daw yung intuitive eating kapag whole food ka. Kasi whole food talaga. Kapag talagang processed food ka, talagang may gutom ka. Magugutom ka. Magugutom ka, baliwala yung intuitive eating mo. Kung ay, kakain lang ako, pag gutom ako, gutom ka all the time dahil ang kinakain mo is potato chips or, diba? Dapat kaya talaga it works food. For whole food diet. At ako talaga ngayon dito, talagang I make an effort na mamalengke, magluto, yun din, mga nuts, very important technique yan. Almond, basta talagang kasi nag-spend din ako ng pera para sa, sa pagkain. Alam mo kung ano yung nandun sa pagkain mo. Diba? Yung mga ingredients mo, paano mo nilagyan, paano mo niluto. Diba? Saka alam mo kung ano yung mantika na ginamit, ilang beses bang ginamit yung mantika na yan, baka pa ulit-ulit na yung mantika pala niya, naging trans fat na. Trans-fat. Diba? Ang pag-ano, constantly heated ang mantika, nagiging trans-fat. Yan, yung mga nasa fast food, McDonald's at mga yung French fries na yan. Actually, kahit olive oil eh. Sabi nga nila, kapag yung talagang overheated ang olive oil, nagiging trans din yan. Kaya better for ano lang yan, yung mga quick, ano lang. Kaya ako butter na eh. Butter.
Ako mas nagbabatter na rin ako ngayon. Mas mataas ang smoke point niya. Mm. Pwede, mga yung ghee. Ghee, yan. Yung maganda ghee, rin. Maganda rin. Or ano pa ba? Avocado oil, mataas din daw smoke point niya. Medyo mahal lang. Okay, mga sababoy, mga ano, lard. Ano ba yung tawag? Yan, lard. Oo, yan. Mga yan. Mas okay pa yan kaysa dun sa... O, oh, butter ginagamit ko ngayon. Oh, iwasan na yung gumamit ng mga sunflower, mga sink oil. O, yun. Ganoon na lang. Siguro tayo, kung sure, ganoon ang usapan natin ngayon. So, since nagre-recap tayo about food, no? Ano yung mga top food na they need to avoid? Bigyan mo ako top 5 mo, top 5 ko. Okay. Unang-una, yung mga, ano ba to, yung mga... inasinan tulad ng mga process na yung mga ham. Ah, yung say processed meat. Meat, processed meat. Processed meat, oh, tama. Very unhealthy po yan. Napaka-unhealthy yan. Hindi mo nga alam kung meat yan. Ito pa, sa Pilipinas, sikat-sikat, noodles. Ayan, pangalawa, noodles. Ha? Kasi, oh, tama. Kasi ultra-processed din yan. Hindi mo naman alam kung ano rin yung mga, kung ano-ano nasa dyan. Eh. Ano ba ba? Pangatlo, sugar. Ito, sikat sugar, sa Pilipinas, course, yung mga milk tea na yan. Grabe. Hmm. Sobrang tamis talaga. Hmm. Oo, tama. Oh, kaya, na. Siguro 10 years from now, baka 25% na ng population natin, puro diabetic na. Oo. Oh. Oo, oh, ngayon, kasi ang taas ng percentage ng ano, eh, obesity. Eh, diba? Obesity. So, ano pa? Sa akin, hindi naman talaga dapat alisin, pero minimize natin yung carbohydrates intake, which is yung rice natin. Mm. Although whole food siya, minimize. Pero kasi tayo sa Pilipinas, umaga, tanghali, gabi yung... Actually, ano makes sense, Koshugi. Kasi nung mga time ng ating mga hunter-gatherers, wala pang agriculture nun. Diba? Sanay tayo, sanay kumain ng mga ancestors natin ng meat, yung mga hunters, mga na-hunt nila, tsaka yung mga nahuhukay nilang root crops, yun lang, di ba? Wala pong mga greens sa mga time na yun. So, makes sense. Hmm. Kaya, sanay tayo sa mga, ano, low carb ng mga panahon na yun. Seasonal lang, kapag may prutas. So, yung carbohydrates, hindi naman natin, sa akin, na, para sa akin, hindi ko naman din demonize. Ang point ko lang, kung hindi ka naman talaga, kung wala ka sa construction, o hindi ka active, kasi nung umuwi nga ako, yung kasipinsan ko sa construction, so, nagpa-extend kami ng konti sa bahay. Hmm. Yung nature ng work, talagang pinagpapawisan. Di ba? You need carbohydrates to burn that, di ba? Kumbaga, Coach Louie, yun yung laging sinasabi. Carbohydrates is ano not bad if you earn it. You need to earn it. You diba? Need to. Parang ako, now I can afford eating some carbohydrates sa diet ko. Kasi, sabi, intense naman kung mag-workout. 2 hours ka, alas nag-workout. Saka nakita mo naman yung storage ng glycogen ko, nandiyan lahat. Di ba, muscles are the best storage for your glucose, di ba? Liver and muscles. Oh, the bigger your muscles are, the more storage, the more glucose storage you have. So, mas nakakaget na, mas nakakatakas ka sa mga carbohydrates, high-carb diet, di ba? Yun. Oh, sa akin naman, siguro yung mga top food na para sa akin na may advice ko sa mga kababayan natin na iwasan nila. Number one sa akin, seed oils. Seed oils. Inflammatory, very inflammatory. Ay, ang yan ang problema sa natin sa Pilipinas. Lalo na yung mga nasa palengke, sa mga matika sa palengke. Hindi, lahat naman yun. Canola, sunflower oil. Ano dapat, ba yun? Vegetable oil. Vegetable oil. Dapat matutunan ng mga kababayan natin na bawasan yung pagpiprito instead na steam. More on, kasi ang mahal ng matika din sa Pilipinas eh, di ba? Pwede naman yung ginagawa ko lagi, araw-araw naman ako. Sa butter, ganyan. Baga pan-grilled, sa akin ang masama ako, Shlowy, hindi naman yung pagpiprito na normal na prito eh. Ang masama para sa akin, yung deep fry. Yun nga, yung deep fry. Kasi diba? Yung deep fry, ang init ng mantikang yan. Yung baga, nabago na yung lubog, structure. Lubog yung ano, di ba? Nabago tapos kumukulo yung mantika. Kumukulo yung mantika. Nabago na yung structure ng oil. Yan nga, sinasabi nila na nagiging trans fat. Yung fat na instead of parang medyo less harmful siya, omega 6 lang, or may mga omega 3 or ano pa, di ba? Nagiging, or omega 9, may mga omega 9 pa, di ba? So, nagiging trans fat kasi sobrang kulo eh. Lalo na yung mga fishbowl na maghapon niya mula umaga hanggang hapon, yun yung mantika na pinakukulo. Eh, hindi na po mantika yun. Ano na yun? Gasolina na. Sama mo pa yung pollution, bro. Gasolina na yung ininom nyo dun, toxins. Yung usok doon sa street, di ba? Sa alsada, yung yan, pollution. Very cancerous, very ano yan. Yung seed oils, number one sa akin, ang galing. Tapos siguro, isa pa na
tatanggalin din para sa akin yung mga flour, mga pagkain, mga tinapay, pandesal. Tinapay, ganyan. Basta mga flour, white flour, mga white flour, white flour. Masama din yan. Kasi processor yun yan eh. Diba? Hindi naman tayo, talaga tayo, yung mga wheat, hindi naman ganun kadurog eh. Ito talaga. Basta process na yan eh. Iba na yung effect niya sa Tapos, add pa natin yung gluten dyan, di ba? Mm-hmm. Gluten which is, which causes leaky gut nowadays, especially yung mga taong di sanay sa gluten. Tapos, ano pa ba? Soft drinks, Coach RJ, huwag natin kalimutan. So, grabe yun, very bad. One of the worst, Number one cause of fatty liver, di ba? Kasi fructose, eh. Diba, sugar yan, talaga. Diba? High fructose corn syrup yun, eh. Yan yung mga soft drinks, di ba? Talagang yan, ang bilis ng deposition ng taba niyan sa liver or sa visceral fat. Yan ang isa sa pinakakalaban ng kidney. Oo. Sa liver, di ba? O liver. Liver. Pero sa kidney talaga, yung nato soft drinks every day. What's your kidneys? Oo. Saka visceral fat na ako. Yung soft drinks na yan, ang bilis mag-ipon ng visceral fat. So, ano pa ba ang mga pagkain na dapat nilang iwasan? Siguro, para sa akin, yung mga chichirya, siyempre, very addicting. MSG, di ba? MSG, ultra-processed pa siya. Daming mga kung ano-anong saka fat na naka-include dyan. Kasi hindi lang naman, pina-fry yan, di ba? Yung mga potato chips na yan, pina-fry yan, di ba? Lubog din sa mantika yung mga yan. Which is so bad, itong mantika na to. So, yun, ano pa? Coach Louie, may ma-add pa ba tayo ng mga pagkain na dapat iwasan bukod sa mga, of course, in general, yung ultra-processed food. Lahat ng food na may more than 2 to 3 ingredients. Man, nakita mo yung label, ang daming kung ano-ano pinag-alagay dyan. Hindi po pagkain yan. Hindi pagkain yan, ano yan? Chemical yan na pwedeng sa inyo, di ba? At siguro, isa mga sa drinks, which is considered in food, alcohol. Oh, alcohol, okay. Of course. Tsaka Coach Louie, kahit fruit drinks, I'm not a fan. Oh. Kasi, fructose eh. As ng fructose niyan, stick to water. Ako pag or make your own juice. Oh. Fresh. O kaya para sa akin, siguro, stick to citrus na lang. Huwag lang mga oranges. Ako na siya. O kaya, eat the whole food. Eat the whole food. No? Ganun lang. May naisip pa ba Coach Louie na Tapos, pagkatapos nito, sa food, no, pagkatapos ng ating yung mga bad food, pag-usapan naman natin yung mga, ang mga advice na kung paano kumain, yung mga diet na pwede natin i-advise sa kanila. So, simulan natin sa intermittent fasting, di ba? Intermittent fasting, pag-usapan natin intermittent fasting. Maganda ba ang intermittent fasting, Coach Louie, para sa'yo? Meron na namang nagsabi sa akin, ang tanong, hindi raw maganda, sabi ng client ko. Ba't pinag-doktor na naman nagsabi na hindi raw maganda yung intermittent fasting? Sabi ko sa kanya, yung intermittent fasting na yan, it's been there for a long time. Sabi ko, are you Christian? Jesus Christ also did fasting. Kanina, meron ako napakinggan. Meron daw randomized na study about fasting na nag-increase ng heart diseases, parang gano'n, heart problems. Tapos, dalawa sila, si Andrew Huberman at yung guest niya nagkasalita about it. Na, this is very poorly done, itong randomized trial na to. Tsaka, you may never even see this na lumabas itong sa papers, itong to. Kasi, very poorly done. Tsaka, mas marami pa rin researches na nagsasabi na it's ang very fasting good, is so good. Yeah, so, sa akin naman, ang take ko sa fasting, so, hindi kayo pwedeng mag-jump in straight to fasting. Okay? So, refresh lang natin sila dun sa ating mga topics na discuss before about fasting. You need to accommodate yourself. You need to, sanayin nyo muna yung sarili nyo sa fasting. Kasi baka mamaya, talagang naghahanap ng glucose yung katawan nyo. Kailangan maging ka muna. Metabolically flexible bago ka makapag-fasting. Dapat gradually talaga. Hindi pwedeng abrupt change diet. Hindi pwedeng abrupt. Dahil pag hindi ka sanay, ang katawan mo maghahanap ng glucose yan as a source of energy. Saan niya kukunin yan? Sa mga muscles mo, sa protein, diba? Protein structures ng katawan mo. So, lulusawin niya yung ulo mo. Lulusawin niya yung muscle mo, yung gluconeogenesis, diba? Para lang makakuha ng glucose. Oh, kasi hindi pa niya kayang i-access yung ketones as a source of energy. Ano ba yung ketones? Yung
yun yung ano, yung energy source coming from fats. Yan. Kasi ang fat po natin is nandiyan para sa with a for a purpose eh. Kumbaga yun yung imbak yan, 'di ba? Yan yung ini-imbak natin, storage, stored energy yan. Kaya tayo tumataba for later use for ano, 'di ba? Para reserve natin, oh, reserve natin. Pag-gutom. Oo, yan tama. O tanggulan ang sinasabi. Kaya natutunan ng mga ancestors natin yung tumaba nung araw dahil may mga famine stage, may mga taggutom na stage, 'di ba? So, ang problema lang sa atin nowadays dahil nabubuhay tayo in abundance. So, na-lose na natin yung ability na yun. Yung to convert fat into energy as ketones. No? Wala na yan. Hindi na natin alam kung gamitin yan. Nakalimutan na. Patawan natin. Kaya ngayon, let's encourage yun nga. Fasting. Oh, hindi. Tsaka isa pa, yun nga, yun yung reason kung bakit hindi ka pwedeng mag-jump in straight sa fasting. Kasi nga, na-lose na natin yung ability na yun. Kaya so nga, di ba, advice natin sa kanila before Coach Lou is to become metabolically flexible first. Meron tayong apat na steps. Ulitin natin. Number one, avoid ultra-processed food. Di ba? Tapos number two, ano kasi yung steps natin before Coach Lou? Less frequent eating yata. Less frequent eating. So, avoid snacking. Avoid snacking. Oo. Tapos yung number three natin is yung lower your carb intake. Slowly lower your carb intake. Kasi, kapag kinilower mo na yung carb intake mo, no choice yung katawan mo, kundi gamitin na yung reserves mo, di ba? Gradually. O, gradually. Tapos yung lastly, is dun ka na magka-time restrict. Yun nga, unti-unti. For example, kung sanay ka kumain ng mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, di ba? Alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, napaka 14 hours yan, kumakain ka, di ba? Bawasan mo ngayon ng 2 oras. Ngayon yan. 12 hours na nakakain. 8 to 8. Madali pa rin yan. Diba? Hindi pa rin. Ganun kahirap yan. Tapos bawasan mo ulit ng 2 oras. Gradually. Hindi pwedeng, ay, magde-decide ako bukas. Intermittent fasting ako. Ano? Warrior. OMAD. Diba? Minsanan, OMAD. Bukas, 1 meal lang ako maghapon. Oh, hindi po pwede yan. Kundi, mangyayari sa inyo, may revenge. Gaganti. May paghihiganting kabalik yan. Katawan mo is maano sa'yo. Mahihilo ka. Magre-rebelde yan. Diba? Mahihilo ka, malulusaw ang muscle mo, manghihina ka, lalo kang tataba, babagsak ang metabolism mo. Ang daming. Rebound. Daming rebound yan. So, sanayin nyo unti-unti. Yun nga yung mga steps gawin natin. Tanggalin nyo muna yung mga ultra-processed food, puro whole food muna. Tapos, tanggalin yung mga carbs ng konti-unti. Tapos, avoid snacking. Tapos, time restriction na. Dahan-dahan, time restriction. So, yung safest niya siguro, Coach Sarge, we're talking about a month. Dahan-dahan talaga. Sabi nga nila, until you get fat adapted. Doon ka palang talaga pwedeng mag-pass na walang adverse effect. Diba? Kapag yung talagang fat adapted ka na, ayan, pwede ka na mag-prolong ng fast mo na walang adverse effect kasi kaya mo na, hybrid ka na eh. Kaya mo nang i-access yung isang yung energy, yung taba eh. Kaya mo nang i-access yan eh. Kung maubusan ka man ng glucose, mayroon tayo reserve dyan. Mayroon tayo dito yan, nasa tabi. Ang dami yan. Kahit na yung mga payat na tao, meron yan. Merong ketones, diba? May mga available reserve energy yan. So, yun, isa yun, fasting. So, don't jump straight away, ha? Next, ano pa ba? Lalo na, Coach Sarge, madagdag ko lang. Lalo na, kung meron kayong existing medical condition. Hindi, no. Tsaka isa pa, Coach Louie, yun, kalimutan natin banggitin, fasting increases your cortisol hormone. So, hindi ito lahat, di para sa lahat. Para sa akin, isa pa yun na update natin before, di ba? Hindi para sa lahat. Kapag talagang under so much stress ka na, huwag mo nang dagdagan. Kahit na positive stress pa to, hormesis na sinatawag natin, di ba? Eh, huwag mo nang dagdagan yung stress ng katawan mo. Be gentle to yourself. Pwede namang hindi mag-fasting na maging healthy. Diba? Eat whole food lang. Whole food, restricted your... Three meals ka lang. Ganyan, huwag ka nang nag-snack. Kahit dahan-dahan lang. Pag-relax yung katawan mo, doon ka mag-fasting. Especially for women, ha? So, alagay ko na lang yung link ng ating topic about fasting, Coach Louie, para makamove on tayo sa next mga iba nating advice for diet, for nutrition. So, siguro sa akin, ano, next is low carb. Pag-usapan natin low carb, Coach Louie. Kasi yun ang perfect combination nowadays. Ang dami pumapayad dyan, Coach Louie. Halos lahat. Ay, naka-ano ako ngayon. Kaya ako pumayad kasi naka-IFLC ako ngayon. IFLC. So, IF, intermittent fasting, LC, low carb. Or, keto.
di ba? Ang dami mga doctor speakers, di ba? Sila Stan Ekberg, sila Eric Berg, puro sila keto IF sila eh. Sila Thomas Dilawer, di ba? Puro sila, ang principle nila is more IF and keto. Keto. Low carb. Low diba? Carb. So, paano nga ba nag-work yun? Coach Louie, yung low carb, di ba? Paano nga ba nag-work yun? Siguro para sa akin, it boils down to yung control ng insulin. Di ba? Yung insulin, kasi ang pinaka-problema ng maraming tao nowadays is insulin resistance sila. Di ba yung kakakain natin, kain tayo maya't maya, kain dito, kain doon, ang taas ng carbs, spike ng spike yung sugar sa sa blood mo, eh siyempre hindi naman pwedeng nandun lang siya sa dugo mo, di ba? O, release ka na, release ng insulin. Insulin. Ang insulin, ang purpose niya, tanggalin yung sugar doon sa dugo mo. Hanggang sa dumating yung point na andami mo nang na-release na insulin, hindi na gumagana lahat ng insulin. Naging insulin resistant ka na. So, nandoon na ngayon sa dugo mo yung blood sugar, yung sugar, yung asukal na ipon na lang dyan, di ba? Sabi nila, ito yung pinaka-bottom line, Coach Louie. It's all about glucose control sa dugo. Paano ba natin ma-reduce yung spike ng glucose? Eh? Kaya di ba, nauso yung mga CGM, continuous glucose monitor. So, kaya gumagana po yung low-carb diet kasi ang carbohydrate, ang isa sa pinaka macronutrients na mataas ang effect for insulin, di ba? Insulin, ano siya, talagang nagpo-produce kagad ng insulin. Eh. Tapos, moderate yung sa protein, unlike fat, which is insulin neutral. Tinatawag nila, di ba? Insulin neutral siya, hindi siya masyadong nag-i-spike ng insulin. Kaya nga, di ba, Coach Louie, yung nagbigay sila ng mga hacks para dun sa blood sugar, para hindi masyadong nag-i-spike yung blood sugar. Oo. Diba, yung unang-una is yung apple cider. Pag uminom ko ng apple cider before eating any meal na mataas yung carbohydrates, kanyan, hindi masyadong tataas yan. Ang dami ng videos niya, nagkalat na, na nag-CGM. Uy, ang ganda, ang galing. Effective, very effective. Very effective, apple cider. Vegetables. Pangalawa, yan, veggie starter. Yan, veggie starter. Start ko muna with the vegetables, nag-perform ng mesh yan. Fiber. Oo, yan yung fiber, hindi masyadong nagre-register yung blood sugar nung carbohydrates na kinain. Parang kakain ka ng cake, kumain ka muna ng salad. Diba? Parang ganun. Eh. Tapos yung pangatlo is movement. Movement. After movement. Yan. Meal. After eating yung mga mataas na carb na meal, napakain ka ng kanin, marami. Maglakad-lakad ka daw. Maglakad-lakad ka kahit around the table lang. Kasi sabi, ang ganda nung sinabi ng isang doktor na recently napakinggan ko, movement daw is one of the best way for glucose disposal. Glucose disposal, di ba? Kasi di ba, muscle mo nagkocontract. Kocontract, nadidispose mo yung glucose sa kinain mo. So, napupunta yan sa muscle. Kaya ganun ka-importante yung movement. Tapos ano pa yung last na Coach Louie? Eat your meal in order. In order. Una yung fiber. O start pa with the gulay. Tapos pangalawa yung fat. O inom ka ng meron kang gulay na merong olive oil. Diba may salad ka na may olive oil. Avocado, na nuts. Okay, yung mga iba, ang technique nila, Hoshui, yung bread. Avocado spread. Don't eat your carbs naked. Naked. Yan, isa yan sa mga sayings nila, don't keep. Pati nga ako lately, Hoshui, natutunan ko, diba yung fried rice, na lalagyan mong butter, nakakababa ng GI, glycemic index. Hindi talaga magre-register right away yung glucose. Proven to. Ang dami ko na narinig na ganun. Meron pa nga ako nakita na hindi na sila nagpa-fried rice. Ngayon, ginagawa ko na rin kasi nakakatamad eh. Luto muna, luto na, luto yung ulit. Ang gagawin ko, sasayin ko, no? Pag malapit na maluto, lalagyan ko yung ano doon, nasahaluling ko. Lalagyan mo ng butter. Ng butter. O, ganun ang ginagawa ko sa ngayon. Pilipinas, kasi nga, ang mahal ng butter, use coconut oil. Oo, pwede yan. Oo, akala ko margarine. Isa pa yan, masama yan. Coconut oil. Actually, meron na rin nagpa-promote yan. Sa India, yung may mga diabetic. Oh, tama. Actually, binababad ba nila sa oil? O, basta, gamitan nyo or ng, sa, yung gata. 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 Diba, ganun yata sila, di ba? Kasi may coconut oil yun. Nalabas nga naman yung coconut oil. Napaka-effective yan. Talagang yung blood sugar, nakokontrol, slow release siya. Hindi siya yung biglang boom, spike. Kasi bottom line talaga, Coach Louie, yung ilang beses nag-spike yung blood sugar mo eh. Yun yung nakaka-apekto ng metabolic health mo. Yun daw yung masama sa mitochondria. Kaya kung ang blood sugar mo is always stable, ganyan lang yan. Ganyan, hindi masyado nag-i-spike pataas. Yan. Healthy yung metabolic health.
Kaya yun daw yung dapat mong i-prevent yung biglang spike. Tapos mapapansin mo rin daw yan sa crush. O suwi ko lang, napakain ka, no? Tapos mamaya, bigla kang nahihilo na na gano'n, na ano ka na, yung talagang sobrang tamad ka. Di ba, may mga iba inaantok? Ibig sabihin nun, sobrang taas daw ng spike mo. Spike ng insulin, very yung mga lalo na sa tanghali, yung mga inaantok, no? Kasi, mga naman, kain ka naman, heavy. Kain talaga, kanin talaga, di ba? Kanin talaga, talagang tulog ka niyan. Ayun. Ibig sabihin daw nun, ang taas ng spike ng glucose. So, yun. Ayan, kaya po gumagana yung ating low-carb, yung ketogenic diet. Kasi nga, naiiwasan yung pag-spike ng blood sugar at pag-release ng insulin. So, same as with fasting, pag-fasting, wala kang nire-release kasi di ka kumakain. Diba? Every time you eat something, magpuproduce ang katawan mo ng insulin. Depends on what you eat. Kapag yung fat, insulin neutral yan, hindi masyado nagpuproduce. Tapos yung protein, nagpuproduce pero moderate lang. Moderate. Pero carbs, lalo na yung mga simple carbs, mga asukal-asukal na, spike ka agad ng insulin yan. Kaya do not eat your carb naked. Naked. Kaya yun, si Dr. Si Jesse, di ba Dr. Jesse, yung queen of glucose, siya sabi niya, may mga ways na nga daw na hindi mo naman kailangang maging very dogmatic sa carbs. Makakatakas ka naman eh. O di mag-apple cider ka. O di haluan mo ng butter. O di ganito, mag-veggie starter ka. O di gumalaw-galaw ka. Lalo na kung nasa, ano ka, yung pamilya na malaki na talagang hindi mo pwedeng kontrolin yun. Lalo yung mga matatanda. Kaya nga, andyan na yan eh. Andyan na yan. Kung nag-vacation ako, usually wala. Walang control. Pero do some hacks. Do some hacks. Saka, kailangan alam mong i-reset yung katawan mo. Oops, tama na. Hanggang dito lang. Pauwiin mo sa ibang pillar. O mag-exercise ka. Kaya ako, medyo na yan eh. No, processed food. Oh. Aminado ako. Kumakain pa rin ako yan. Yung cheat day pa rin ako. Pero, naman, sa pagdating sa exercise naman, I'm 200%. more than 100%. Dahil, binabawi mo naman dahil doon. Dahil maka-workout ako. 2 to 3 hours a day. Every day. Oh. Tapos, ang laki ng storage ko rin. Yung glucose, yung muscles, di ba? So, yun. Bukod sa whole food, fasting, keto, for sure, may madadagdag pa ba tayo sa updates natin sa mga pagkain nowadays? Yung ano natin, Coach RG, yung supplementation. Oh yeah, supplementation part of food pa rin yun. Okay. Actually, hindi. Separate natin, separate Coach na Rui. Kasi diba, ang supplementation, considered as one pillar one of health. One pillar, yan. Okay. Oh, eto nga yung ating additional update, diba? Mm. 8 pillars of health na daw, hindi na 4 pillars. Pag-usapan muna natin yung 4 dati na update na. Ako basta ganun. Si Dr. Robert Lustig, yung isa sa mga idol ko na doktor na talaga binasa ko pa yung book niya, Metabolical, sabi niya, I no longer believe in high GI food, yung high glycemic index food. It's all about fiber. Sabi niya. Kasi nga, kapag hinaluan mo ng fiber, yung isang carb, yung carbohydrate, nabababaan din, or fat, bumababa rin yung GI niya. So talagang, di ba nung nagko-compete ako, kinuwento ko sa'yo, Coach Louie, before, ang carbs namin is kamote. Kasi nga, low GI, slow release siya. Hindi nag-i-spike ng blood sugar right away. Imbis na rice, hindi na kami ng kamote. Hindi na daw siya naniniwala. Pwede ka pa rin mag-rice, pasaluan mo ng ganito. May mga hacks, di ba, para bumaba yung glycemic index. Or mag-apple cider ka. Ganyan. Or fiber. Fiber talaga, effective. Effective yung na fiber. Pag hinaluan mo ng fiber to, automatic, bababa yan. Mabanggit na banggit mo na rin yung fiber, Coach Sergeant. Balik tayo sa Pilipinas. Yun, pag nasa Pilipinas, ako nagbabakasyon, ay yung carb intake ko, sweet potato. Kasi marami mo napakamura ng sweet potato sa Pilipinas. Saging, yung saba. Yung kamote, kamoteng kahoy. Ayun yung mga niluluto. Yun yung mga carbs ko. Kaya nga, ito rin yung reason, Coach Louie, na pag kinain mo yung prutas ng buo, kasama yung fiber, mas mababa ang register nung sugar sa dugo. Pero pag ginus mo yan, wala na yung fiber. Puro na lang glucose, puro fructose na lang yan. Tapos talaga siguradong spike agad ng glucose nito. Sa ano naman, kagaya ka ngayon, yung misis ko nasa, namili ako ng juicer. Nagjujuice siya ngayon. Kasi nga, medyo mataas yung sugar niya. So, yung ginagawa naman, sabi ko sa kanya, kasi nga, alam mo, yung carrots, napakataas din ng sugar niya. Di ba? Yung beetroot. Yeah, so, I would rather eat the whole. Lagyan niya ng ng ampalaya. Okay. So yun yung mga hack naman diyan. Oo, sabi ko i-juice mo rin yung yung malunggay. Yung dahon ng malunggay. So dapat kinokontra mo siya eh. Alam mo, hindi ka pwedeng mag-juice ka lang alam mo ng fruits ng orange. Haluan mo siya ng gulay.
Mas maganda ako. Mas fan ako talaga ng smoothie. Kasi smoothie, nandun yung fiber. Oo. Doon pa rin yung fiber. So yun. Whole food, ketogenic diet, low carb, intermittent fasting, tapos yung mga hacks natin sa blood sugar, ano pa ba yung mga bago sa pagkain ngayon. Yung nga, yung satiation, protein, yan yung mga importante ngayon na natutunan natin. Kasi nga, yan yung ang lakas mag-produce ng GLP-1 yan eh. Ng pagkabusog talaga eh. Yung protein eh. Kaya ano yun. Yan, talagang busog ka kagad yan. Tapos it will last you 4 hours. Yan na busog. Hindi yung mamayang konti. After 10 minutes, kutom ka na naman. Tsaka Coach RJ, makalimutan natin yung tubig. No, yun. Kasi marami din sa ating mga kababayan hindi na gaano nakakainom ng tubig. Importante yan. So, napaka-importante ng tubig. Sa mga driver, no? Na lagi silang lalo ngayon, pag-init. Lalo ngayon, sobrang init sa Pilipinas. Sobrang init sa Pilipinas ngayon. Ay, yung ginawa ko nga pala na ano, may share ko lang na kasi nga hindi ka na pwede laging bibili ng ano, no? Ng Gatorade or yung mga ano, mga electrolytes. So ang ginawa ko, nag-blend ako ng ano ng pipino, a pinch of salt, lagyan mo ng ice, i-blender mo, sarap. Pwede, no? Electrolytes. Eh. Ano siya? Cucumber, ano, no? Water, cucumber, lalo water. Na yung mga exposed sa araw. Pwede. Nasa construction. Sabi mo nga, yung pinsan ko, tuwan-tuwa. Sabi niya, oo nga, no, hindi ako, walang, ano, iba yung pakiramdam ko. Hindi siya pa, hindi siya nangihina after ng pagdating ng hapon. Oo nga. So, yan. Tapusin natin, about food, Coach Louie. Bottom line, nga, kumain kayo ng whole food para hindi kayo gutumin ka agad. Saka para hindi kayo matapos yung cravings niyo. Ang galing ng processed food. Asan yung protein nyo para mapuno kayo kaagad at hindi kayo maghanap ng kung ano-ano pang mga pagkain. Sa akin naman, increase your vegetables, fruits, intake. So move to the next pillar, movement, Coach Louie. Movement and exercise. Dati, or exercise tayo, iba pala. Ito yung isa sa mga differentiation na ano ko lately. Movement and exercise. Movement and exercise. Sabi nila, ito, ang mga updates, ha, kasi sabi, yung lately may mga research na ginawa, Coach Louie, about movement. Napakaganda pala ng effect nung constantly moving maya't maya. Kaysa yung kala mo, nag-exercise ka na sa umaga. Tapos, pagkatapos mo, ay, nagawa ko na yung ano. It doesn't compensate for movement daw, yung exercise. Oh, it's good for your muscles, for health and everything. Pero kung after your 1 hour intense workout, nandun ka na sa opisina at maghapon ka na nakaupo at nakaganon. Sobrang devastating pa rin daw sa metabolism. Napakaganda pala ng movement, yung constantly, kunwari, yung nagtatrack ka, di ba uso ngayon yung mga ano smartwatches, move around, meron kang ano, reminder. Maganda pala yun, every ano talaga, 2 hours, 1 hour. Lakad-lakad ka konti, tayo ka. Kasi nga, it's a very good glucose disposal. Kasi meron siyang explanation about dun sa glucose pockets eh. Na kapag hindi ka gumagalaw, nandun yan sa pinakaloob-loob, hindi mo na-access yung mga glucose. Pero kapag lagi kang gumagalaw, nandun lang siya sa membrane. Nandun lang siya sa membrane. Ready for disposal. Ready for disposal, parang ganun. Kaya lagi, mas maganda pa rin yung ganun. Yung every, kaysa yung tumakbo ka ng 10 kilometers sa umaga, hindi, mas maganda, i-divide mo daw yung mga yun. Lakad-lakad ng konti-konti. Every ano. Kaya nga, di ba, isa sa mga hacks natin, yung movement after meal. So, tandaan nyo, ang exercise, it doesn't compensate for movement. No matter how hard you train, sa umaga, nakapagbukat na ako, naganda ng workout ko kanina. Pero kung maghapon ay sedentary lifestyle ka naman, talagang very devastating pa rin yan sa metabolism. Ganun diba, pala yun? Doon nga doon sa centennial natin. Centennial, so, exactly. Wala nag-exercise doon. Binanggit but yan. But they keep on moving. Binanggit yan. Kaya nga daw sa Blue Zone Country, sabi nga nila, yun daw yung pinaka-importante nila, they keep on moving throughout the day. Yung hindi yung hardcore workout, walang in-emphasize ng workout doon, exercise, di ba? May mga benefit ang exercise, to strengthen your muscles, to build muscles, di ba? Pero yung for ano metabolism, for mitochondria, very important talaga yung movement, yung constantly moving. Mm-hmm. Sabi nga nila, meron mga research na kailangan nasa 8,000 steps a day ka. Yung mga ganyan, dahil basta may research na ginawa na talagang mas mababa yung percentage ng heart problems, ganyan, no, sa mga taong may 8,000 steps a day. Alright. Pero mas effective daw yung maya't maya kaysa yung
ginawa ko na yung 10,000 steps ko kanina. Tapos mamaya, ganyan. Wala na, tuloy-tuloy na lang nakaupo. Ayun ang challenge ngayon, Coach RG, sa Pilipinas o sa buong mundo, na itong mga kabataan, yung new generation natin. Kasi talagang madalas silang nasa harap ng computer. Siguro yung ma-advise natin dyan ay bigyan ng ng alarm or reminders yung mga bata na every time they have to stop. Hindi lang siguro sa mga bata, pati sa mga office workers. Office workers. Mga office workers natin, very unhealthy. Especially yung mga call center natin. Yun, ang nakamarket. Nasa, baliktad na nga yung circadian rhythm nila. Tapos, ano pa? Di pa madalas sila gumagalaw. Kaya pa-ano talaga sila. Pa-decline na pa-decline yung health nila. So you have to stand. So, there. Kung kaya namang makikipag-usap kayo sa telepono, tumayo at maglakad habang nag-ipag-usap. Mga ancestors natin, galaw ng galaw yan. Non-stop. Non-stop gumagalaw yung mga yan. Yun yung nawala sa atin. Kaya nga, nagkaroon tayo ng mga tinatawag na exercise, diet. Oh. These are all compensation for modernization. Baga, ito yung mga ginawa nilang treatment na sobrang modernized na yung natin. Yung environment natin, dumali na yung buhay, imbis na akit ka ng hagdanan, may escalator na, may elevator na, di ba? Imbis na akit ka ng puno para kumuha ng pagkain, yung pagkain, nandiyan na lang sa rep. Hindi mo na luluto, hindi ka na magpapaapoy ng nandiyan na, inunyok mo na lang sa microwave. Microwave, luto na, kagat na lang, wala anong ginagawa. And because of modernization, na-invento yung exercise. Yan, pumasok. But, yun nga, hindi nga it doesn't daw. Parang hindi yung movement, hindi yan talagang katumbas nung exercise lang. So dapat may constant movement. Kahit na light lang, hindi masyadong nakakapagod. Sabi nga, 'di ba, soleus push-ups yung kay Andrew Huberman, yung soleus yung ganyan. Very nakakataas ng metabolism. Oo. 'Di ba? Napaka daw. Although, yun nga, akala nila, meat lang daw siya, yung non-exercise activity thermogenesis. Pero hindi, pag intentionally ginawa mo daw ito, tumataas daw talaga ang metabolism. Yun. May effect. Ayun, maganda yung Coach RG. Yung soleus push-ups, diba? For example, nasa office ka, soleus push-ups ka din lang. Kahit na, bilangin mo kung gusto mo, bilangin mo 2,000 a day. Pag 2,000 a day ka. Tapos meron din yung fan daw siya naman. Treadmill, desk treadmill. Yung talagang habang nagtatrabaho, nag-work siya. May nasa treadmill siya. Pwede rin, di ba? Every 1 minute, na pwede kayo mag- yeah, sabi nga nila, di ba? It doesn't have to be steps. Sabi nga, nakaupo kayo, hindi talaga. Gusto mo mag-air squats dyan, air squats ka. Yung mga call center natin, Coach RG, o yung mga driver na hindi talaga nakakagalaw, o yung driver, although yung driver gumagalaw, yung nasa computer, mag-alarm kayo every 30 minutes or 1 hour, like, 1 minute. Pwede. Yan, sinabi niya. Sergeant, diba? Sinabi niya, push-ups daw, air squats, sabi niya, ganun. Para lang, mapump mo yung muscle. Kasi yung muscle is a very good glucose disposal. Yung movement, pala. Movement is a very good glucose disposal. Basta moving your muscle, disposes your glucose. And sabi nga natin, pero sabi natin, ang problema is yung pagtaas ng glucose. Eh. Kailangan constantly na okay yan. Eh. So, napakadaling i-dispose ng glucose through movement. So, yun. Ano pa ba? Exercise. So, Coach Louie, nabanggit na natin yung mga iba sa exercise before. Eh. Ako, ano ba yung, yan ang mga updates na narinig ko about exercise. Eh. Movement na yan. What else? Siguro, emphasize lang ulit natin yung weight training, which is very important. Yung diniscuss natin dun sa yung paano paghandaan ng pagtanda. Mm. Diba? Preserve your muscle, muscle preservation. Oo, yung unang-una, yung strength. Pangalawa, yung VO2 max. Pangatlo, zone 2 cardio. Pangapat, yung balance stability. So, yun yung apat na very important para sa akin. For you to train. Keep working on your strength. So, kasi, pabagsak yan. Diba? Pabagsak nga yung lakas na yan. Eh. Kahit ako na ganito ako kalakas ngayon, tatanda ako, babagsak at babagsak yan. So, kung meron kang level na ganito kataas, bumagsak ka man at the age of, kunwari, at edad ko, 47, dito ako, bumagsak man ako, baka hanggang 80, kaya ko pa rin mag-push-up. Diba? Kahit na hanggang 90, siguro 100, kaya ko pa rin mag-push-up. May nakita akong video, Oslo, yung 74 years old, nag-chin-ups, gano'n, no? Two fingers. Dalawang daligiri, hindi lang chin-ups, pull-ups, gano'n, tumataas pa yung paa, gano'n. Napakatindi naman ito, 74 years old. Oh. So, ganun. Preserve your strength is very important. Yung grip strength nga, di ba?
pinag-usapan natin sa video na yon. Pangalawa, yung mga VO2 max. VO2 max, yung very important din. Kasi diba, yung nga binanggit natin, it takes 32 ml of oxygen to climb upstairs. Mm. Diba? Most 25 years old, hindi na nila kayang gawin. Kasi ang VO2 max nila, 40 yung mga moderately healthy. Paano yung mga nasa bottom, wala na, hindi na nila kayang gawin. Diba? Pabagsak din yan. To work on your VO2 max, kailangan meron kayong mga exercises na para kayong nauubusan talaga ng hangin. Hit! High intensity talaga. Yung pero pa isa-isa lang, sa isang linggo, para fully recovered kayo, lalo na stressful lang mga panahon ngayon. Ako once a week, boxing lang ako, tapos yung talagang pagod na pagod ka, or magano ka. Basta intense, anything na para kang, ang principle is para kang nakatakas sa tigre, or nakipag-wrestling sa isang bear. Yun ang pinaka-prinsipyo eh. It's either fight or flight. Diba? Yun ang prinsipyo ng VO2 max and strength eh. Kaya ako siya ginagawa. Yung aking mga power lifts eh. Para fight or flight, pwede akong makipaglaban sa bear na makatakas. Tapos yung VO2 max, makatakas. Diba? Tumakbo. Sprints. Very important. Kaso nowadays, hindi na lahat pwede mag-sprints. Dahil puro sira na yung tuhod. Diba? Which brings us to the next. Yung ating stability. Yan yung mga balance exercises. Lahat tayo jacked up na eh. Kaya ako, Coach Louie, parang gusto kong bumili ng barefoot shoes. Merong shoes na ano ngayon, yung nauuso, wide toe. Kasi nga daw, ang toes natin, parang kamay yan. Same musculature, masyadong restricted yung ganun eh. Pag wide toes, mas maganda yung balance. Meron pa nga toe separator ngayon. Meron. Nilalagay toe separator. Para mas balance eh. Kumbaga may grip ka sa floor. Kasi yan ang function ng ano mo eh. Kasi lahat tayo ganun na eh. Ganun na yung paa, di ba? Lalo na yung mga nasa opisina, lagi nakasapatos. Lalo na yung mga pointed shoes, di ba? Pointed shoes. Yan. Kaya, ano eh. Yan, very important din to work on your balance, ganyan, corrective exercises, di ba? Paano, ano yung mga kulang. Ganun na ako mag-workout ngayon. Kaya ang ganda ng pakiramdam ng legs ko ngayon. Kulang ako dito, kulang ako dyan. Ngayon, parang ang next na gusto kong ano, is yung barefoot. Barefoot shoes, gusto ko na talagang bumili para makapag-workout ng ganyan. Masanay ulit yung paa ko. Yung muscle ng paa na hindi magana before. So, siguro, Coach Adjo, mabanggit ko lang kasi nga, madalas, marami ako na-encounter ng mga matatanda. Balikan natin yung strength. We're talking about mga 78 above na to, or 75 above. So, yung iba, nahihirapan ng tumayo. Kasi nga, ang problema, walang strength training. Maganda yung point mo na. So, dapat talaga, kahit siguro yung squat kasi, lang. Kasi, ano ba yung nalulus natin? Muscle. Yung fast twitch. Oo. Yung fast twitch muscle fibers, specifically, yun ang nalulus natin. Gaya, ganun ka-importante yung sweat training. Mm. Kasi doon mo lang ma-activate yung fast twitch muscle fiber. So, yung point ko doon, Coach RG, na yung mga matatanda, bakit nahihirapan kayong tumayo, hindi doon sa... Isa sa mga factor yung siyempre nagkakaedad kayo o nagkakaedad tayo. Pero dapat yung i-exercise yan. Mm-hmm. So basic exercise yung mag-squat kayo 15 times. Every morning, lunch and bago kayo mag-dinner, squat lang. And pabagsak tayo. Kaya sila dumating sa point na yon dahil wala silang reserve. Eh. Oh, tama. Pinanggalingan nila is dito na. Sedentary na sila in the first place. So bumagsak sila dun sa level na pati yung ultimong body weight nila, hindi na nila malift. Kasi nawala yan. Yung fast-twitch muscle fibers natin. Pati yan. Pati yung bone mineral density, diba? Pabagsak din. Parupok ang ating mga buto kung hindi i-stimulate. Kaya ganun ka-importante ang exercise. So, importante ang movement, pero mas importante din yung exercise. For strength, VO2 max, stability, so yung zone 2 cardio. Ba yung zone 2 cardio na sinasabi natin yan, yung cardio na mga hirap ka na magsalita, di ba? Hingal na hingal ka na pero nagagawa, pero nakakapagsalita ka pa rin. That means meron ka pa rin oxygen. Oxygen. Di ba? Aerobic pa rin. Aerobic. So, sa Pilipinas, balik ulit tayo doon, walking is the best. Maganda, pero challenge yung walking. Incline. Pagkakain ng mga heels. Every now and then, yung mga tipong may kasama ka, may kakwentuhan ka, pero parehas kayo, hirap na kayo nagsasalita, di ba? Yung ganun. Medyo nasa zone challenge, 2 kayo. Hindi yung zone 1 lang na walking, mauling. Wala mo yung ganun. Maganda rin yung once in a while challenge yung zone 2. Kasi pabagsak din po yan. Maka yung zone 1 mo, ngayon, yun na yung zone 2 mo next time.
di ba? Naglalakad ka lang, hirap ka na magsalita. Di ba, plain na walk lang, hirap ka na magsalita. O, pagdating ng mga 60, to preserve. Ha? So, what else? Sa exercise, ano bang mga updates pa natin natutunan dyan, Coach Louie? Siguro, para sa akin, yung ano din, Coach Louie, yung sa mga babae. Bigyan natin ng DN, yung ating mga babae na, di ba yung, ano natin, yung most damaging behavior for super women face, yung sinatawag nila over-exercising. Hindi porket mahirap, maganda. Lalo na kung ang stress level is nandito sa taas, sobrang taas na. Yung mga kababaihan natin, mga nasa superwoman face. Superwoman, balik ulit tayo doon. Yung very, gusto nyong gawin lahat na gusto nyong gawin. Working mom. Ayan. Tapos sa bahay pa. Anong age nga ba yung superwoman face? Nasa 40s and above. 40s and above. Ayan. Very, kasi perimenopausal yan. Very. So, be careful po. Be gentle to yourself. Oh, yeah, tama. Perimenopausal ko, show yan. Nandiyan na yung roller coaster hormones. Hormones. Yeah. Yung client ko, ito, nabanggit ko, recently, nag-uusap kami, RG, I'm starting to have hot flashes in the evening. Tsaka, I cannot sleep properly anymore. Pang-move ngayon si Alice. So, sorry. No. Yung client ko na, yun, sabi niya, nahihirapan na daw siya matulog. Pang-move na ng schedule ng 11:30. Kasi late na siya nagigising. Late na siya nakakatulog. Ano daw, mess daw yung pagtulog niya. Sabi ko, hormones yan. Ha? Sabi ko sa kanya, welcome to perimenopausal. Sabi ko sa kanya, ganun. That's perimenopausal kasi hot flashes eh. Oh, in the hot evening. Flashes. So, sabi ko sa kanya, just fix your health. Sabi ko, the healthier you are, the lesser symptoms you get. Sabi ko sa kanya, ganun. And, most importantly, sabi ko sa kanya, control mo yung stress mo. Manage mo yung stress. Manage your stress. Kasi nga, ang problema sa perimenopausal is yung stress levels. Cortisol. Napakataas talaga. Pataas. Pataas ng pataas yung stress level niya. Kailan na, ganyang edad. Diba? Go-work sila, may career sila, may family sila, nagsuhati-sundo ng mga bata, may mga family problems, may mga relationship problems. Kaya nga, superwoman face ang tinawag sa nila, di ba? So, hindi lahat ng mahirap eh, pwedeng maganda pagdating sa exercise. Di ba? Isa rin yan sa magandang, pwede nating i-update na may bigay sa kanila, di ba? Hindi porket, di ba? Gusto magpapayat nito eh. Pagawa mo na lahat, rope battling, sige, lahat ng ano, lahat ng mga, magano ka dyan. 1 minute jumping jack, o kaya ano, 100 burpees. Hindi pwede, di ba? So, listen to your body po. Lalo na sa mga 40s and above na babae. Kahit sa lalaki, Coach Louie, di ba? May mga kliyente yung ganyan, na sobrang taas ng stress hormone, stress level, laki ng tiyan, ang liit ng legs, kasi nga, nilusaw yung legs, Cushing syndrome na, yung mga muscles sa legs, nilusaw na. Dahil sa glucose, naghahanap ng glucose yung katawan, dahil sa taas ng cortisol, di ba? So, pag mataas na yung stress level, huwag nyo nang bigyan ng sobrang intense na huffing and puffing the whole time eh. Parang ano eh, the whole program, binigyan mo siya ng cortisol. Uh-huh. Di ba? Walang time to recover. Kaya nga yung HIIT is double I dahil may interval part. Kumbaga, ang pinaka-principle ng HIIT, di ba yung talagang intense. Takbo ka, may umabol sa yung leon. Pero nagtago ka ngayon sa cave, sa kuweba. Recover ka. Naka-recover ka. Huwag yan, nakatakas ka. Di ba? Yun ang pinaka-principle niya. Yung HIIT. Interval. So, rest. Hindi pwede yung takbo ko, makahabol ka, ha? Kailangan, makapagtago ka, okay, makakit ka ng puno. O, ganun. Kailangan ano ng HIIT, principle ng HIIT. Hindi siya puro takbo lang. O, kaya, pag tumakbo ng 5K na at a moderate speed, makakain ka nun yun. Sabi nga nila, meron ako may joke na ano, doon sa mga runners before. Ano to, ano, you're teaching, kapag daw yung mga nag-strength training, you're teaching your body to fight. Pero yung ano daw, yung mga takbo ng takbo, you're teaching your body to run slowly from the predators. Eh, slowly pa, hindi man lang fast. Sana kung sprinter ka, pwede. Okay, makakatakas ka, tago ka agad sa kuweba, pwede, di ba? Pero yung mga ano, di ba? Siyempre, pace sila, long distance, di ba? You're teaching your body to run slowly from predators. Mali. Ang taas ng mga dyan, stress dyan. So yun, ano ba mga updates mo for exercise, Coach Louie? Consistency, Coach Sarge, yun. Yung pinaka-importante din. Yung favorite term ko ngayon sa'yo, yung weekend.
Weekend warrior. Weekend warrior, yung favorite term ko sa iyo, yeah, weekend warrior, tama. May mga ganyan din naman ako hanggang ngayon. Once a week lang mag-workout, every weekend lang. Tama, no? Tama. Very consistent. Consistency is very important. Mm. Kasi talagang, nothing's permanent, even ako, na ganito, na yung taas ng fitness level ko ngayon, wala yan, mag-stop lang ako, nawawala rin eh. Nawawala eh, bakasyon lang ako. One month lang bakasyon, wala na. Kliyente mo, 2 weeks lang eh. Pagbalik ko rito, after two balik weeks, ako sa magagaan eh. Wala na akong energy, sabi ko, that's... Ganun talaga. Oo, siyempre, kasama din doon yung aging, di ba? Hmm. Pag nagkakaedad na tayo, yung recovery natin, medyo mabagal na rin. Hmm. Kung bata ka, 1 week, pagbalik mo sa gym, ganun pa rin halos yung lakas mo. Pero, napansin ko nga, Coach RJ, yung mga client ko, pag nagtatravel na ngayon. Hmm. Kasi, honest data, 50 and above. Hmm. Yung jet lag. Jet narinig lag, mo na ngayon yung salitang jet lag. Di ba? Dati wala yun. Hmm. Nung mga dati binabali wala na. Ngayon may jet lag na talaga. So listen to your body. Naging excuse na ba? Oh. Naging excuse na yung jet lag. Eh. Tama, listen to your body, very important. So, sige, final, tama. Magano ka, pushuwi mga final advices mo for exercise. Sa exercise consistency, mas mababanggit ko nga yung father-in-law ko. He is very consistent, everyday nag-exercise at 78, still malakas pa rin. Diba? So if you want to preserve your energy, strength, exercise regularly. Sa akin naman, so don't forget to work on your strength po. Strength is very important. One of the most, ano talaga, hala nila, ay, yung buhat na mabigat, baka lumaki ako. Oh, wish mo lang yun. Dahil napakahirap lumaki ng muscle. Napakahirap magpalaki ng muscle. Very important po. Strength training is very important. Saka especially for 40s and above. I'm talking about men and women. Kasi 40s and above is one way to increase your testosterone hormone. Yung strength, ha, yung sinasabi niya, diba, yung mga 3x5 by 3x5, 3 to 5 reps, 3 to 5 sets, 3 to 5 minutes rest, 3 to 5 exercises ni Andrew Huberman. Very effective for testosterone, Coach Ruby. Booster. Testosterone. Siya. Kaya nga, diba, si John Cena, ano ko, claim niya talaga, natural siya. Diba, pero, ano siya? At 40, ano, ang taas ng testosterone. Pero I bet, pag nagpa-check ako ng testosterone, mataas pa ng testosterone. Pa kasi talagang inalagaan ko eh, yung powerlifting, lahat, maayos pa pakiramdam ko, pati sexually lahat. Dahil siguro, tingin ko, mataas pa ng testosterone ko. Dahil sa buhat siguro, dahil sa muscles, sa body composition, maayos sa pagkain ko. Diba? So yun, strength, huwag niyong pabayaan ang strength training. Tapos once in a while, do some, yung nga sinasabi nila, yung near-death experience NDE, yung VO2 max na exercise, once in a while, challenge that. Hindi naman masama yan. Once a week, pwede naman. Yung bang tipong mag-sprint ka ng mabilis, o kaya kahit throwing machine lang, 200 meters na mabilis, kaya, or 2,000 meters, ganyan, or ano, basta intense enough na feeling mo nakatakas ka sa tigre, or feeling mo nakipag-wrestling ka sa, ano, sa bear, ganyan. May madadagdag ako dyan, Coach Sergeant, na intense. Pwede nyo gamitin na skipping rope, burpees, trampoline, napakaganda nyan, trampoline. Burpees lang eh. Ako. Oo. Oh, goal ko ngayon, maka 100 burpees. Burpees ako ngayon. Ginawa ko yan, before. Talaga nga, goal ko ngayon, maka 100 burpees ako ngayon. Tapos, time restrict mo, hanggang dito lang sa oras na to, 5 minutes, yung time mo. Oh, tingnan ko lang kung hindi ka talaga, ano dyan, talaga, maximum talaga, maximum effort, very important. Hindi naman, yan nga lang daw, okay na, Coach Louis, which is, ilang minuto lang, 2 minutes lang yan. Pero ang ganda ng effect niyan sa metabolism. Oo. 2 minutes exercise a day, not bad. O kapag nag-hit ka, di ba? Maganda na yung effect niyan. So, ano pa ba? Exercise, so build your muscles, so syempre, yung pa, naku, add natin to, in between exercise and protein, ha? and nutrition. Yung protein intake pala, Coach Louis. Very important. Ito, ang dami ko nang narinig na doctors na nagsasabi. Talagang, as you age, you need to build up, to eat increase more your protein. To activate protein synthesis, building muscles. Building muscles. Kasi daw, kapag kulang, like for example, workout ka, no? Pero 40s and above ka na. Ano kinain mo? Dalawang itlog lang. Wala daw. Ito yung protein synthesis, gumano lang ng konti yung protein. Dapat daw above 40 grams. So, ang dami ko narinig na to. Si at Dr. saka, Gabriel ang tendency kasi Coach Arjen, bukod yan, Coach Arjen, observation ko lang, pag less ang protein mo, mag-increase ka ng carbs eh. Kasi gutom ka pa rin. Doon ka magkukuha ng ano mo, ng yung pagkain mo. So, increase your protein para hindi ka pa rin masyadong mag-take ng carbs. Pero when it comes to muscles din, yung nga, ang emphasis talaga, dapat nasa 40 grams. Yung
yung ano ito ah, ito yung sabihin na natin post-workout meal or when you break your fast. Kasi ako, that's, yung first meal of the day, yan, importante doon, nasa 40 grams pataas, ang gundi, hindi ma-activate yung protein synthesis. Mm. Lalo na pag matanda ka na. Ganun pala ka-importante yung big serving. Kailangan first protein intake, big serving. Big serving. Kapag dagdalawang itlog ito, baliwala. Hindi doon ma-activate yung protein synthesis, yung pag-repair ng muscles. It's not enough. Di ba? Sayang. Sayang yung workout mo. Yeah. So yun, importante yun. So move tayo, Coach Louie, on our third pillar of health. Which is, ano ba bang third pillar of health at sleep? Sleep, yes. Siguro, ano bang sleep natin? May mga updates ba tayo about sleep? Ganun pa rin, siguro, emphasize lang natin yung mga dati natin, mga napag-usapan doon sa sleep na, ano natin, na topic natin. Yung exposure to, ano, exposure to social, light. Diba? Social media. Pag blue light sa, ano, sa late in the evening, causes, ano, diba? Disruption ng melatonin production. So, avoid blue light mga 3 to 4 hours before you sleep. Siguro, gamitin niyo yung mga ano ba yan? Diba merong ano yan? Yung may ring light. Yung mga parang ganun na ano lang, cellphone. Ang feature ng cellphone na dark mode. Oh, dark mode. Parang ganun. Merong ganun eh. Eye something eh. Basta yun. Bawasan, decluttering talaga ang, ang tingin ko talaga, Coach Sarge. Decluttering of, ano, of gadgets. Of digital exposure. Digital exposure. Kasi, nakakasira talaga. Nakakasira talaga. Eh, ako nga, experience ko. Kapag, yun nga, yung nabanggit natin dun sa sleep, di ba? Nag-start kang manood ng Netflix. Ayun, continuous na yun. Kasi, 3 yun. 5, ano ba yun? 5 seconds ba yun? No. 3, 2, 2 1, next 1, episode. Next episode na, di ba? Kailangan, you have to stop. Kaya ako, tumigil ako sa series. Movies lang ako. At least movies at kailangating waras. Tapos na. Hindi ako nag-series. Hindi siya, walang ibang way. Ganito na lang, Coach Louie, pagdating sa sleep na ano natin, anong mga ma-advise mo para gumanda yung pagtulog ng mga ating mga manonood? Mga sa akin, advice ko, kung stress kayo, mag-pray or meditate. Yeah, meditation. Breathing exercises. Actually, fourth pillar natin yan, meditation. Oo. Fourth pillar. Bago kayo matulog, very important. Sa akin naman, yung early exposure to sunlight, sabi niya, di ba? Yan, nakaka-reset daw yan ng circadian rhythm. For example, wreck ang circadian rhythm mo. Talagang bakit ganun? Hindi ako inaantok. Sabi niya, alauna na, di pa rin ako inaantok. Tapos sa umaga, wala naman akong energy. So, ibig sabihin, sa umaga, ayaw mo mag-produce ng cortisol to wake your body up. Ayaw mag-produce ng katawan mo ng cortisol for to awake to wake your body up, di ba? Tapos pagdating naman sa gabi, kulang naman yung melatonin. Yung pagano, ngayon yung melatonin na production. Ang ano daw solution daw diyan, early exposure to sunlight. Kasi yun yung magre-reset ng body clock mo na, oops, may araw na. Ibig sabihin niyan, start producing cortisol para that's magising ka. Body clock. No, yeah. Para magising ka na, natural rhythm, di ba? Natural rhythm. Ngayon, pagdating ng mga 6 o'clock, kapag maaga ka nag-expose sa araw, sunlight, sa sunlight, ha, glare, hindi lang basta-basta sa skin lang, ha, kailangan talagang bright light sa mata. Pag maaga, 6 p.m. pa lang, nag-i-start ka na mag-produce ng melatonin. Kaya pagdating ng mga inaanto ka na, nare-reset yung ano. Isa yan sa mga ano. That's the best way, actually. Na gumanda yung rhythm ulit ng katawan mo. Early light exposure. Very important, sunlight. Walang vitamin ding pwedeng tumalo sa sunlight. Actually, yan na rin yung mga bago nating pillar, Coach Lou. Yan na yung mga bagong pillar natin. Pag-uusapan natin yan sa mga susunod nating part 2 siguro ng ating episode. Ang ating episode for ano how to improve health span and lifespan. So ngayon, discuss lang natin hanggang doon sa kaya natin discuss. So, yun, sa sleep, no? Ano pa ba ang pwede natin i-add sa sleep? Bago matulog ako, Coach Sarge, sa gabi, kung late na kayo, halimbawa umuwi ng bahay, hanggat maaari, light dinner o wag na mag-dinner. Kasi yun. Matutulog na rin naman kayo. Sabi nga nila, diba? No food 3 to 4 hours before you sleep. Sabi nga. Totoo. Yan. Very effective yan. Tsaka, pangalawa, no alcohol. No 3 alcohol. To 4 hours before you sleep. Dahil akala nyo ba, patulog lang, nakakatulog kayo ng maayos kapag may alcohol sa katawan nyo. Hindi. Mas mataas yung REM sleep nyo kaysa sa deep sleep nyo.
kung may alcohol sa katawan, di ba? Diba, nabanggit natin sa mga lumang podcast natin yan. So, pag-ising, mapuyat ka pa rin. Oo, hindi ka pa rin ano, rejuvenize. So, alcohol and food, ayan, wala dapat yan. Bago matulog, 3 to 4 hours before you sleep, sabi nila, tanggal. Caffeine, so din. Oh, big time. Tanggalin din yung caffeine. Mga 3 to 4 hours, mga iba, mas sensitive pa, mga 6 hours before, dapat wala ng caffeine. Diba, mga sensitive pa sa caffeine. Ano pa ba? Ang mga pwede nating ano sa pagtulog. Avoid blue light, siguro. Yung nga, yung sinabi na natin, yung digital, ano, diba, decluttering. Mm-hmm. Pag na masyadong, ano, ako, sabi ko nga sa'yo, of course, no, yung cellphone ko, pag matutulog ako, tanggal ang wifi, airplane mode. Tanggal. Tulog na. Hindi yung, ano, magpapastorbo ka, ay, may nag-text. Eh. Ako, sinasilent mode ko pa nga. Bawal ang storbo, no? Sa akin, silent mode, airplane mode, no wifi. Ganun ako pag matutulog. Wow. Oo, oh, totoo, Kusubi. Wala kang maano sa akin, mapapala sa akin na, ano, sa text mo ako, pag tulog ako, wala, zero. Patay lahat yan. Hindi ko marinig, hindi ko ano, wala. So, yung mga iba, ganun ang problema eh. Patulog na lang, Kusubi, nakarinig ng text. Oo. Oh. Na abutin eh. So, isa sa mga technique, huwag mo na lang itabi sa'yo yung telepono. Telepono. Diba? Ilayo mo na lang yung telepono mo sa'yo. Ang katwiran nila, ano, may paano daw kung may emergency. Hmm. Yung emergency na yan, siguro, once in a lifetime, one in a million. Kinabukasan, pwede naman harap emergency. Ako. So, kulang that's the best fate way, Coach Argy. Kulang sa fate, pagka ganun. Oo, tama yung sinabi mo, biglang ko lang nandiin yung airplane mode. Hmm. Alisin yung ano, yung signal ng internet. So, what else? For sleep, ano pa ba? Supplementation siguro. Yung mga iba na talagang wala na, na ano, di ba? Magnesium, very important. Uh-oh. Zinc, di ba? ZMA, di ba? Nakakatulog yung mga, nakakaantok yan, di ba? Yung zinc, magnesium, and B6, di ba? So, magnesium, lalo yung mga ano yan, magnesium threonate ba yun? Yung ginagamit for tulog, for pampatulog. Yan. Pag talagang wala, pag talagang kailangan na talaga ng supplementation. Tapos sabi nila, tansyahin mo rin daw yung gutom. Pag di ka sanay na gutom, ako sanay ako eh. Fasting, di ba sanay tayo. Hindi din daw nakakatulog. Maganda ng yung sobrang gutom na gutom. Gutom ka na matutulog. Actually, na-experience ko yan siguro kapag nag-ano, yung long fast. Di ba, nagsasa 80 hours fast ako. Yan yung mga last few days, parang mababaw na yung tulog ko. So, lastly, para sa tulog, Coach Louie, ano ba yung tama na pagtulog para sa'yo? Ilang oras? At ano yung mga dapat nakasama dyan? Sa akin, ang paniniwala ko dyan, everybody is different. Everybody is different. So, sa akin, 6 hours, okay na sa akin. Parang si Andrew Huberman, ganyan siya magsalita. Pero ako, marami akong napapakinggan na, Dr. Coach Louie, not enough eh. 7 to 8 hours daw talaga, even for adults. Even for adults. Yun naman talaga ang, ang recommendation. Recommendation. Pero sa akin naman, it also matters kung anong oras ka matutulog. Oh, okay, diba? Yes. Para sa, kasi kasama yan, yung sa rhythm ng katawan niya. Kumbaga, pag umaga, dapat gising ka. Sa gabi, dapat tulog ka. Diba? Hindi yung matutulog ka ng umaga, tapos magigising ka ng gabi, diba? Baliktad. Sa akin, quality ang tulog kapag ang tulog is before 10 or before 12 midnight. Anytime between 12 midnight, quality yan. Tapos, parang yan, ha? Dapat, maraming researches na naglabasan dahil yun. Sa akin, 10. Dapat sa akin, 10 o'clock. Tulog ka na. No? Tulog na dapat. Ako yan, as much as possible. Puyat na ako 10. Nun, pag 11 or 12. Puyat na rin ako yan, pang matanda na tayo. Ganyan din ako. Ako nga ngayon, lately, tinatry ko 9. Kasi nga, dahil 4:30, minsan gising na ako. Oo, oh, maaga dahil, naman. Oh, yun nga. Busy ako lately. Busy ako lately kasi 8:30, nag-start na ako nagtatrabaho. No choice ako kung di ko mag-workout ng 6 ng umaga. Mahaba akong mag-workout eh. So, ang ginagawa ko, gising akong 4:30. Na-shower na, ligo na lahat. Dadasal pa ako. So, bago ko pumunta ng gym, 6 workout na ako. Tapos mga 8:15, tapos na ako, bihis. Total na ako, shower na ako, konti ka nila. Freshen up. 8:30, start na akong trabaho. Diretso yung alo na kanina. So, yun. Para sa akin, ganun. Kaya tinatry ko, 9 eh. 9 para at least maka 7 and a half. Masarap matulog. So, 9, para maka 7 and a half man lang ako. Very ano ako dyan. Particular ako sa tulog. Pag nakita ko yung alarm ko, mababad trip ako. 6 na lang. 6 hours na lang natira. Sabi ko, send ko nga. Sabi ko gano'n. So gano'n, 6 hours na lang natira. Ba't 6 hours? Sabi ko gano'n. Nakasubo kasi ako sa Netflix kasi. Kaya kasalanan ko din. So yun. So yun ang mga advice natin.
exposed sun. Maganda rin yung ano, may cold. Sabi mo, cold. Gilamos ka ng malamig. Sabi mo, maganda rin sa tutulog yan, di ba? Ito, cold exposure, meron ding effect yan. Hindi lang sa paggising, kasi nakakagising din yan. Energized din yan. Kaya ako, every morning, cold shower ako. Talagang sobrang lamig. Mm. Yung unang-unang buhos. So, yan. Ano pa ba? Pagtulog, cold shower. Sleep. Basta, very important yan. Tandaan nyo, ang pagtulog, dyan nililinis yung, yan yung decluttering ng utak nyo. Di ba? Repair ng muscle. Labor. Oh, lahat dyan nangyayari. Kaya kapag mafe-feel nyo yan, pag kulang kayo sa tulog, ibang-iba ako ngayon. Kulang ang aking lakas, kulang ang aking talino, kulang lahat. Kulang lahat performance-wise, kulang ako. Kahit ako ganyan, nag-exercise ako everyday. At parang iba yung ano ngayon, kulang ako ngayon, walang energy, kulang. Kasi nga, kulang yung recovery. Hindi masyadong nalinis yung katawan ko. Kaya ganun ka-importante. It's a pillar, a very important pillar of health. Rest and sleep. So yun. Siguro, tapusin natin ito, Coach Louie. Okay, Coach Sarge. Ang ating part 1 ng ating topic for how to improve lifespan and health span. So, next time, discuss natin itong ating part 2 naman. Yung ano pa ba yung mga remaining pillars of health? Siguro, numerator natin mabilis. So, numerator natin mabilis dahil nakatatlo tayo ngayon, di ba? Food or nutrition, movement and exercise. Sleep. So, next na topic natin is discuss natin yung relaxation, meditation. And yung four pillars, original four pillars. Eh. Ngayon, nadagdagan na. Supplementation. Tapos? Temperature. Yung relationship to temperature, relationship to light, saka detox. Detoxification. So, 8. Total pillars of health is 8 na ngayon. 8 na. May mga bagong addition in order to, although minor yung the last 3, last 4, minor. Medyo minor yan. Actually, that's very important. Yung supplementation is very important. Yung last 3 is minor. Important pa rin to add up para sa mga health, sa health span at sa lifespan. Nakakahaba pa rin ang buhay yung mga yan pag ginawa nyo. So yun, tapusin na natin, Coach Louie. So, don't forget to subscribe po. Like and share. And comment po. Yan, mga bagong topic man lang. Bago kami mag-anniversary sa aming 1 year anniversary dito sa Kwentuhang Kalusugan. July 19. July 19, no? For sure, dapat may bago tayong pakulo. Mag-1 year na. Mag-1 year tayo. Okay. Alright. Thank you so much. Salamat po sa inyo. Salamat. Goodbye. Bye. Bye for now. Thank you.